Kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre. Isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre. Mayaman ang puso sa pagtulong. Makinistang pobre. Mag-subscribe, mag-subscribe kay Makinistang Pobre. So ayan, bago ko nga pala simulan yung aking video, ano, isang malakas ang shoutout nga po pala kay Byjit Bremen. Bay, ingat ka lagi at nawa makahanap ka na ng panibagong mong trabaho dyan sa inyong lugar. Ayan, so ingat lagi, bay. At asahan mo, nandito kami mga kaibigan mo. Nananalangin na sana makapasok ka na sa iyong panibagong trabaho. Alright? Alright, isang magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig na mundo. Magandang-magandang araw po sa ating lahat. So, ayan, kung napapansin nyo mga kalyabe, kitang-kita nyo naman kung sino yung ating bisita. Ayan, isa sa pinakasikat na content creator. Ayan. Number 2 sa buong Pilipinas bilang isa sa tinatawag natin na charity vlogger. Ayan, si Kuya Noli Vlog. Ayan. So, at ito mga kalyabe. So, pasensya na po at hindi natin nakuha na ng video yung pagbaklas natin na makina kahapon kasi nagluko nga po yung ating camera. At ito, may papakita na po tayo dito ngayon dahil naibaklas na po natin yung kanyang cylinder head. So ito, para makita natin at malaman kung ano naging sira, tara and let's go. So ayan nga mga kalyabi, ano? Ito ang cylinder head. Sumingaw kasi yung kanyang gasket. So, check natin to ngayon kung nabingkong ba to kasi may bubbles na lumalabas. Check natin to ngayon ng mano-mano para malaman natin kung may bingkong ba siya o wala. Ayan. So, may gagamitin tayo dyan na mahiwagang gamit natin mamaya. Ayan. Ipinagbabawal na teknik para makita natin kung bingkong ba talaga ang ating head or hindi. Ayan. So, ang naging dahilan pala mga kalyabe kung bakit siya nag-overheat ay dahil dito sa takip ng ating reservoir. So, ito mga kalyabe, lagi po natin i-check, lalo-lalo na yung may mga Ford, Chevrolet, ayan. Pag sumingaw po ito, itong guma dito, ayan, pag wala, tingnan ko, napansin nyo, wala na pong guma dito, ayan, sa groove na to. Kasi, lumutong na po yung kanyang goma. So, sumingaw na dito. Tapos, dito, ay okay pa yung sa ipuno niya, pero dito wala na. At itong kanyang reservoir ay papalitan. Okay. Alright. So, ayan na mga kalyabe, ano? Kung napansin ninyo, ayan. Ay, kung napansin ninyo, itong ating head ay hindi napantay. So, kailangan na talaga na ipaparipis natin ito sa ating machine shop. Ayan. So, yan. Kung nakita nyo, may makapal na pintura na yan. Yan. Ito, sagad na. Dito, bingkong na rin. So, may portion talaga siya na nabingkong na. Ayan. Gawa na po yan ang nag-overheat talaga siya. Alright. Alright, mga kalyabi. So, nandito tayo ngayon sa GMCC Auto Supply dito sa may malulos mula ka. Salawak. Salawak. Das Marinas, Cavite. Walang hiya. Napalayo na. Napalayo na tayo. Ayan, so dito ito mga kalyabe, dito kami kumuha ni Kuya Nuli ng mga piyesa. Dahil, genuine parts yung ating kinuha gagamitin. Ayan, shout out kay Sir John dito sa, yung may-ari ng GMCC. Auto Supply. Right. So, ayan mga kalyabe. Note lang po. Tandaan po natin lagi. Ayan. So, may mga parts number po yung mga pag-port kasi. Sa pabay parts number po yan. So, diyan yung makikita kung original o hindi. Timing belt.
Bitak-bitak ba yun? Ayan. Kasi timing belt, ang alam ko, 50 hanggang 60,000 eh. Yung ilan na yung galak ko na sa'yo. Oh, pero na lang, sir. Waiting na lang. Oo, waiting na lang. Ay, ito na. Ayan. Yung, ano, pistol na. Sabi niya nga, kung okay pa niya. So, yan mga kalyabi, ano? Note lang po pala kapag bumili po tayo ng coolant. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, katulad dito sa atin, ay masyadong mainit dito yung panahon natin. So, ang aking sinasuggest sa inyo ay ready to use or tinatawag natin na 50% water, 50% na coolant ang gagamitin. Kasi katulad nga doon sa na-rescue ko, so kung nakita nyo naman doon sa aking vlog kung paano natin in-experiment, kung alin ba talaga ang mas mabilis uminit, yung pure coolant, 50-50 mixture or pure water. So, alam nyo na, nakita nyo naman doon sa aking vlog. So, ayan. Kaya lagi ko sinasuggest na ito po yung gagamitin natin, ready to use na coolant or pre-mix. Right. So, shout out kaya lang ma'am dito. Ah, ganito ang gagawin ninyo kapag ngayong mga driver nagmamadali kayo sa traffic. Ganito sa gawin niyo kapag may traffic enforcer, sigawan niyo. Hey, pabilis, tatay ako. Ayok na yan. Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig ng mundo, magandang araw po sa ating lahat. Sa mga kalyabe, at narito na, dumating na yung cylinder head ng sasakyan ni Kuya Noli. So, si Vicky, at dumating na kahapon, so, pasensya na po kayo, dahil noong mga previous, hindi ko ako nakapag-vlog, dahil nga nagkaroon ng problema po ang aking camera. So doon, makikita nyo naman doon sa vlog ni Kuya Nuli yung ibang mga paggawa natin. So, ito. At siguro ngayon, ito na yung time na para buuhin natin yung makina ng sasakyan ni Kuya Nuli Vlog. Alright, mga kalyabi. So, ito na nga. Ito na yung cylinder head. So, kung napansin ninyo, bagong galing sa machine shop talaga to, bagong replace to. Ayan. So, dito, mamaya at bubuuhin natin. So, nandito na rin lahat ng mga piyesa. So, dito mga kalyabe, grabe talaga. So, ako ang nalulula kapag pag-usapan talaga ay gastos about sa Ford, ay talagang nakakalula ang presyo ng piyesa. So, dito pa lang, mga parts pa lang, ay umabot na ng kulang-kulang 6-digit yung nagastos ni Kuya Nuli Vlog. So, although kami pa talaga yung kumuha nito doon sa supplier. So, direct supplier po kami ni Kuya Nuli Vlog at nandito po siya. Ayan. Ayan. Kuya Nuli, parang nilalagnat-lagnat ka na sa kulang-kulang 6-digit na gastos. Ano? Ayan. Sumama na pakiramdam niya kasi sabi ng ETM machine, nakangiti na lang. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-skip ads para makabili na kami, mabili na namin yung Fortuner ni Sir Isidro David. Ayan, Sir David. Alam mo na. Alright. So, bukod pala doon sa sasakyan ni Kuya Nuli, meron din pala tayo ditong ginawa na Toyota Hiace. Ayan. So, ito. Mamaya, mabubuo na rin natin to. So, bulb cover na lang ang kulang yan. So, nakaligtaan ko kasi kahapon yung kanyang bulb cover gasket. So, mamaya ay tatapusin na natin din ito. Ayan. So, ang pinalitan natin dito ay power steering pump, pang ilalim. So, ang dami-dami din ito. Ayan. Yung kanyang rack-end, yung pang ilalim, bago na po yan. Yan. So, rack-in assembly na po ito. Sobrang ingay na kasi ng rack-in yan. So, pinalitan natin at dito po yung pinaglumaan. Ayan. So, ito po yung kanyang pinagpalitan.
yung kanyang rack end. So, talagang wala na rin. Sobrang ingay na. Pag lumili ko, ay akala mo may gilingan na ng bakal. Alright, mga kalyabit, ito na nga. Ito na yung cylinder head ng sasakyan ni Kuya Noli. At napalitan na rin natin ng piston ring. Panoorin nyo na lang sa vlog ni Kuya Noli yung pagkabit ng piston ring. So, doon kasi natin siya pina-video kanina kasi hindi rin ako makapag-video kanina. Gawa nga ng, kung nakita nyo naman, mapapanood nyo naman doon sa vlog ni Kuya Noli. Kasi alam nyo naman kung gaano kaya hirap mag-kuts-kuts. Ayan, si Kuya Noli, kasama natin. Yo! Ayan, oo nga, totoo, mahirap mag-video habang gumagawa. Grabe. Kaya, kakabit na lang natin tong head at tapos yung knee. Tapos yung kanyang shoulder. Over my head, my toes, my wrist. Umbiram mo. Ayan, binabaklas lang namin yung kanyang exhaust para mas madali na ikabit yung ating head. Ayan. So dito na rin natin ituturo sa inyo yung kung paano mag-timing nito. Moment of truth ng Ford Fiesta. Ayan, so alam ko marami yung nagkakamali dito kasi ito ay walang konya. Konyo lang meron. Kunyari. Ako kunyari. Shoutout sa aming viewers dyan, sa kabila. Ayan, shoutout pala. Nandito lang pala yung nagko-comment kay Kuya Noli dito sa may one, likod ng One West hardware. Nagluto daw. So, nagluto siya at pupuntahan namin mamaya ni Kuya Noli. So, at kikilalanin ko yung anak yung teacher. Kikilalanin mo. Kasi alam mo na maligaw. Yung kasamaan kong binata. Di patapos eh. Ayan. So, coincidence din at kaklase din pala ng aking anak, yung apo niya. So, nagulat. Nag-message kay Mrs. Tumawag kay Mrs. Nagulat na nandiyan daw si Kuya Noli. Alright, so kakabit muna kami ng cylinder head. Alright. Ayan, at tinikitan na nga yung cylinder head. Ang matatagpuan sa ibabaw ng makina. Bakit kaya tinawag na cylinder head to? Wala namang balikat. Iya nga eh. Ang birang buhay. Op. Aluminum lang yun. Yung 4DR5 kasi bakal yun. Yung head yun. Mga silang unang makina. Halos bakal lahat ng cylinder head. Ito kasi aluminum.
nabuksan mo. Under pa yun. Under yun. Order pa yun. Kaso wala na natin papel yun. Tagal na. May mga bangka, may registro yun. Yung siya pang bagsak lang. Malam, yung siya talaga. Alright, mga kalyabit, so magtuturk na tayo. Sa tri-step, ang gagawin natin, tri-step. Sa paghigpit. So, second step na tayo. Ayan. So, mag-equip muna tayo sa 60.
Araw-araw sipag lang. Sipag lang. Naliliit kasi ng hibot ito. Naliliit. Alright, so kakabit na natin yung kanyang camshaft. So yung kanyang exhaust. So ito, hindi pa yan ang tamang position yan mga kalyabe. So hindi yan ang tamang position niya. Ayan mga kanuli, hindi yan tamang position niya pa. Adjust pa natin yun mamaya kapag naikabit na natin lahat-lahat. Ito, malaga po ang tamang posisyon. Mahalaga ba ang tamang posisyon? Hindi pa mahalaga. Extra ano pa lang. So... yung kay walang dalawa, ano yata yun? Untik. Untik. Yeah.
kita na. Malapit yung pangikit na yun, may numero. Kung ano ang dapat naikit niya lang. Yan po, 502. Maliwanag pa kanina kasi sobrang init dito. Alarm. Ang lit ng gaspit.
Laki naman yan. Buo pa yata yan eh. Ito wala tong langis, di ba? Itong kabila na to? Wala. Oh, lupit nga niyo, wala langis. BPS lang. Ay, kakapalit lang pala niya. Kasi nag-inano yan, di ba? Nung tumagas yung ano, kakapalit lang sa kalaupan. Tumagas yung uring niya. Oo nga pala, kailan lang yun. Ako oil seal. Pag naglagay tayo ng oil seal mga kalyabi, dapat siguraduhin po natin na malagyan natin siya ng beta grade or silicone. Kasi hindi natin masasabi kung minsan ito patagas talaga kapag hindi natin nalagyan ng silicone gasket yung kanyang gilid. So dito kasi dumadaan yan kadalasan. Huwag tayo magpapakumpiyansa na bago ang ating gasket dahil maraming beses na po na lang nangyayari sa amin na tumatagos talaga.
ako siya dyan. Diyan ka lang sa transmission mag-jump. Ng flashlight. Thank you.
Alright, so ayan at abangan nyo na lang bukas yung pag buo natin talaga at pag timing. So hindi natin maikabit ngayon, bukas naman. At hapon, medyo madilim, medyo mahirap mag tansya ng timing ng Ford kapag madilim. So bukas naman ulit at hanggang dito na lang. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pag-suporta. Ayan, so hanggang dito na lang. Bye-bye! Bye! Makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kayabi, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre. Isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre. Mayaman ang puso sa pagtulong ng pobre. Makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.